Juggle Lady, nasar pa namin si EA. Kasi sabi namin, uy, may show ka na, magpakain ka naman. Kasi lahat kami walang trabaho, ikaw meron. Tapos parang after... Three days or weeks, biglang tinawagan ako for one of the days. Kasi biglaan lang rin nila akong tinawagan. Kasi tinawagan ako today, nag-victoria na ako the next day. Tapos nagkagulutan lang din kami na magkasama kami sa show. Siguro ano, Camila, future love team. sa kontrabida kami yung hindi. I mean, siguro lang nagkakataon lang talaga. Siyempre, happy ako na kasama ko ulit si Joyce kasi hindi naman siya mahirap katrabaho. Sa Drago Lady, kahit nag-aaway kami sa eksena, pero sa off-cam, nagbibiroan kami. Actually, nung nakita ko si Joyce sa nag-stories sa IG na parang pictorial niya, hashtag one of the base, nag-comment ako agad. Sabi ko sa kanya, uy, new show. Sabi ko sa kanya, magkasama pala tayo. O, lagi na kasi maniutok sa Dragon Lady, malibre ka, familty ka naman kasi may show ka. O, ikaw malibre dahil meron ka rin show. And, fian lang kami siguro ni Joyce. Parehas kami na na-bless lang kami kasi maraming kumukonsider na isama kami as a part of the cast ng isang teleserye sa GMA. And, hindi namin sila bibigoy. Kumbaga, kinuha nila kami as kontrabida para sa mga bida. Hindi namin sila bibigay. And siyempre, mga kapuso viewers natin, bibigay pa rin namin kung ano yung nabigay namin sa Dragon Lady na pangbibwisit, pangaasar. Dito, mas na-doble namin. Kasi para sa akin, sa character ko, sa role ko, dark talaga yung character ko dito as Charles Altamirano na kapatid ni Kenshan. So, expect ng mga kapuso viewers natin na mas dark yung gagawin ko dito compared sa Dragon Lady. Thank you, JP.